circle. Ako po si Josie, kasalukuyang nasa edad ng pagliretiro. Nais ko pong ibahagi ang isang nakakapangilabot na kwentong nasaksihan ko noon sa aming trabaho. Isa po akong mananahi sa linya sa may pabrika ng tela. Isang araw, abala kaming nagtatrabaho ng kasama ko na tawagin na lamang po nating sa pangalang Almira dahil na din sa ugali nitong Pakialamera. May bagong pasok noon na empleyado na ikapa niya. Tila siya ang mapubuhay na mano. May ugali kasi itong di lang matabil, mahilig makialam, pagpapasiklab, lalo na tuwing nasa paligid ang supervisor namin. Na ikapa niya, hindi daw niya gusto ang itsura ng aming bagong katrabaho. Kesyo mali-mali ang kanyang estilo. At palaging nagtatanong ito sa mga katabi nito. Hindi daw ba nito alam ang kanyang pinasok na trabaho? At nang aabala pa siya ng tao, di sana ay hindi siya nararapat para dito. Napangiti na lamang ako dahil kako. Baka naman ay dahil siya ay bago pa lamang kaya ay nais nga nitong matuto. Pero talagang unang araw pa lamang ay pinag-iinitan na talaga niya ang aming katrabahong ito. Lumipas pa ang mga araw, napansin ko din na hindi pa rin pala tapos ito. Na kung tingnan niya ang bagong empleyado ay talagang magdurugo ito sa talas ng kanyang pagtitig sa aming katrabaho. Na hindi din kaila sa kanya kaya ito ay umiiwas na lamang at napapayuko. Na madalas pa nga niya itong isinusumbong dahil sa mga maliliit na bagay para ay mapagalitan. Nauunawaan ko naman sa ibang banda ang kanyang mga sinasabi. Pero pilit na niya yata itong hinahanapan ng mali. Uy, grabe ka naman, Almira. Tigilan mo na nga yung tao. Wala namang ginagawang masama sa'yo. Saka, bakit ba ang init-init ng ulo mo sa kanya? Oh, wala daw, wala. Anong wala? Hmm? Oh, samantalang ayun nga po. Oh, parang hanga pa nga si Ma'am Laura sa mga ginagawa niya. Kek, yun na nga eh. Ayan nga, diba? Oh, oh, oh. Masyadong pasiklab. Kala niya, hindi ko alam yung mga ganyang paandar niya. Hmm? Nagpapasikat sa amo para tumaas ang pwesto. Hmm? Ano ba akala niya? Bigla siyang magiging amo dahil sa pasimpleng kembot-kembot niya dito? Hmm? Samantalang dati, ako yung palaging tinatapik ni Ma'am Laura at inaasahan dito sa may pabrika. Tapos ngayon, parang siya na yung paborito. Kasi mga ganyan-ganyan niya eh. Kaya, teka Almira, ano yan? Inggit? O nagtatampo ka dahil hindi na ikaw yung sentro ng atensyon dito? Ay wow! Wow ah! Ako ba kinakontra mo din, Josie? Ha? Baka gusto mo, ilipat po yung makina mo ng pang-engine. Doon, tabi na kayo ng pwesto. Hmm, mukhang kampi-kampi na kayo eh. Che, ikaw ko sa'yo. Bahala ka nga dyan. Magtatahi na lang ako dito. Hmm? Basta, isang araw, makakatikim din sa akin yung epal-epal na yan. Hmm? Syadong bida-bida? Kala mo namang ganda-ganda. At hindi nagtagal nga ay nagpang-abot sila dun sa may kantina. Hindi ko po alam sino sa kanila ang nauna o ang nagsimula. Ang sa akin lang ay hindi ito dapat na nangyari pa. Pero ayon naman sa kwento, sadya daw lumapit ito sa paligid ng bagong empleyado para magsimula ng gulo. O mga maeshi, istarteran nyo na yan. Go! Turuan ang leksyon ang bida-bida na yan. Ha? Pinagsasabi mo, makautos naman to. Kala mo, eksena sa may kulungan. Saka, bakit ako? Lumalik ko ba dyan sa sinasabi mo? Ay, ayaw mo? Ha? Hmm? Teka, tabi dyan. Hoy, babae. Ano, ha? Hmm? Ilang sandaling masasakit na salita ang binitawan ni Almira laban
sa bagong empleyado. Mga kanyang paratang, akusasyon, pati ang mga personal na mga pagpuna ay kanyang ibinabato. Na kahit ang bagong empleyado ay nalilito na bakit ba siya ay nagkakaganito at kung may nagawa ba siyang mali sa taong ito. Pero wala, walang saysay, walang katuturan at puro panglalait lamang ang namumutawi sa may bibig ni Almira. Mga paninirang walang basihan, ebidensya at lantad na pamamaratang. Ano ha? Aray ko, kala mo ha? Aray. Hindi kita nakahalata, babae ka ha? Hilig mong magpasiklab dito. Aray. Kunwari hindi mo alam no? Aray, nasasaktan ako. Tapos, maya-maya lang, papakita mo sa amin dito. Andali mong nagawa. Tapos ano, hindi ka pa nakukontento? Aray. Pupunta ka pa talaga doon, sa may opisina. Aray, sandali. Para ano ha? Para akitin. Para akitin naman si Sir Diego. Aray. Para ano, ha? Tumaas ang iyong pwesto? Aray. Kung yun ang palang gusto mo, ha? Bakit di ka lumipat sa may second floor nang tumaas ang pwesto mo? Traulong to? Aray, teka lang. Ano, ha? Kalabang ka? Ano? Kala mo hindi ko alam, ha? Ha? Tsaka, oy! Para sabihin ko sa'yo, luma na yung diskarte mo. Tapos, ano ha? Aray! Kala mo di kita nakikitang umiidlip ha? Kala mo ha? Aray! Nasasaktan ako! Oo, mga kasama! Malakas magnakaw ito ng tulog sa pagtatrabaho! Habang tayo nagkakandakuba, magtahi dito! Ha? Hindi ko alam! Hindi ko alam ang mga sinasabi mo! Saka, hindi naman ako umiidlip! Masababa ang sandaling mag-isip at pumikit! Saka, Aray! Tapos naman na ang aking kota sa aking trabaho. At saka, bakit naman kasi kamay yung ginagamit mo sa pananahi? May makina naman tayo. Ay, gago to ah. Ano, sumasagot-sagot ka pa sa akin ha? Masagot ka pang pangit ka ha? Aray, ano, syapukin ko mukha mo. Uy, Almira, tama na yan. Magpaawat ka, baka yung pustiso mo. Tumulsik na naman. Check. Huwag niyo kawawatin! Tawad niyo ako! Tatamaan sa akin yung pangit ito! Sige dito! Aray! Sasaktan ako! Halika! Aray! Inawat na sila ng mga bantay sa may pabrika. Bahagyang nahirapang awatin ang walang tigil na si Almira sa pamamahiya sa may labis na nagtatakang dalaga. Tatangi na lamang nitong nagawa ay bitbitin ang kanyang dalang pagkain upang lumayo at siya'y talikuran. Pero mabilis na hinablot ni Almira ang buhok ng bagong empleyado na sinigundahan pa ng pagsipa at pagsuntok sa kapilit kinakaladkad sa may maruming semento. Nawalang nagawa ang bagong empleyado kundi ipagtanggol ang kanyang sarili. Mabilis na bumalikwas ito sa kakinalmot sa may leeg si Almira. At hinablot din ito ang buhok para ito ay masabunutan. Ilang sandali silang pilit pinaghihiwalay. Nasa huli, dumating ang aming supervisor. Nasa kalamang si Almira ay naglubay. Matapos ang trabaho, ipinatawag sila sa may opisina ng aming amo. Pero hindi na sumipot ang kaawa-awang babae at tanging si Almira lamang ang naringgan ng panig sa mga pangyayari. Ma'am sir, ma'am, bigla na lamang niya akong ginarang eh. Oo, hinablot niya ngayong kamay ko eh. Madiin. Tapos sabi ko, uy, nasasaktan ako. Ganun. Tapos, sabi niya, isa daw akong hadlang sa kanyang plano. Para sa kupin ang buong mundo. Para matupad ang pangarap niya na tumaas ang pwesto sa may trabaho. Oo. Baka, ma'am. Ma'am Laura, balita ko. Sabi niya plano niya kayong palitan. Oo, makinig ka. Totoo yun. Tsaka, si Sir Diego. Si Sir Diego nga madalas niyang inaakit. Oo.
Naku, naku, napakahaliparot na babaeng yun. Napakakiri. Pumasok lang nga yata yun dito eh, para lumandi. O siya, bueno. Dumaan ka sa may clinic, Almira, para matingnan ang mga sugat mo. Ay, naku, naku, ma'am. Wag. Wag ako. Baka siya kamo ang tanungin mo. Siya ba naman kilad ka rin ko sa may sahig eh. Nakatikim talaga siya ng gulpi di gulat. Saka, konting talamot lang naman to, ma'am. Wala to. Saka, hindi nga niya ako masyadong nasabunutan eh. Oh? Oh, siya. Kasi, tama na. Kung ganun, ayoko nang mauulit pa ito, Almira. At saka, pang ilan mo ng insidente dito yan? Palagi ka nang may nakakaaway. Ay, ma'am naman. Hindi naman po ako yung nagsisimula eh. Sila, siya naman talagi palagi yun eh. Ang bait-bait po oh. Yung mukhang to? Oh, siya. Tama na. Busy ako. See you tomorrow. Lumipas ang mga araw. Hindi na muli pang pumasok sa trabaho ang nakaalitan nitong bagong empleyado. Basta na lamang daw itong hindi na pumasok at kahit ang kanyang sahod sa ilang araw na trabaho ay hindi na kinuha pa. Ayon sa mga balita, ay labis daw nitong dinamdam ang eskandalong nangyari sa kanya. Nasa kabila ng maayos nitong pakikisama at tahimik na pagtatrabaho, ay bakit ganito? Bakit ganito ang napala niya? Pero nawala man ito, ay isang hindi makalilimutang pabaon ang kanyang iniwan sa aming kasamahan. Sapagkat isang araw. Oh, ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo, Almira? Ito ba? Ito kasi uso ngayon. Patagilid. Ay ko. Eh kasi, na-step in yata leeg ko. Dahil sa lamig. Ay ko. Alam mo na. Yayamanin. Naka-aircon sa bahay. Ha? Step in? Baka ka mo. Stiff neck. Ha? Eh basta. Basta, yun din yun. Parehas din yun, no? Bingi ka lang. Manahid ka na nga lang dyan. Teka, paabot ka ng gunting. Hindi ko maningon eh. Aray ko. Ika daw. Gumising na lamang itong masakit ang kanyang leeg na di niya masyadong maigalaw. Dala nang may makirot itong namumuong bukol. Una ay inaakalang isa lamang itong simpleng maliit na tigyawat na kalaunan ay madaling gagaling at magiging isang tuldok ng peklat. Ngunit ang noon ay maliit na ikadaw ay tigyawat. Ngayon, ito ay lumaki at labis na namamaga. Tila kumakalat. Nangingitim at sa may loob ay tila namimintog sa nana ang kanyang balat. Nasabi naman ng katrabaho namin ay kailangan lamang niyang gawin ay ang ganito at ganoon. Dahil sa tingin nila ay isa lamang itong simpleng pigsa. Ha? Simpleng pigsa? Sure ka ba, Det? Ikaw kaya tubuan ng pigsa sa may puwet na parang adik sa kabit. Ito, parang may lahi yatang Muslim yung pigsa ko. Ang daming asawa at puro chismosa. Ang daming mata eh. Nasa bawat kilos ko, napapakembot nilang ako sa malaimpyernong kirot. Almira, nasa sayo naman yan kung susundin mo. Pero, mas mainam kung ipatitingin mo ito sa may doktor. Tingnan ko. Hindi ko na talaga maikilos na maayos eh. Hirap man ito sa kanyang dinaranas. Sinikap nitong subukan ang mga sinabi ng aming mga kasamahan. At laking tuwa nga nito ng malunasan na ginawaan na wari na abot ang kalangitan dahil sa pagpuputukan ng mga namagang pigsa na tila nag-eyeball na mga bulkan na ang hindi niya alam ang lahat ay nagsisimula pa lamang dahil
hindi pa man natatapos ang linggo, ay muli siyang tinubuan ng malaki at masakit na bukol sa kanyang singit. What? Not again! Diyos ko po! Nasa palagay ng napagkonsultahan nitong doktor, ito ay isa lamang pigsa. Ha? Nagjo-joke ka ba, Doc? Matagal ko nang alam na pigsa yan. Tapos ngayon, sabihin mo? Baka pigsa yan. Hindi, Doc. Walang ganon. Palit na lang kaya tayo ng trabaho. Mas kilala ko yung pigsa ko eh. Pero iha. Ay, hindi. Hindi. Alis na ako. Ayang oras ko dito. Aray ko. Kita mo, Doc, oh. Kita mo. Pigsa siya, diba? Tingnan mo. Para akong kinarating manok sa pagkakabuka ka. Kung maglakad. Sandali. Aray ko. Sandali, iha. Pigsa, pigsa. Hindi pa ako tapos. Teka. Ay, hindi. Hindi. Alis na ako. Ayang oras ko dito. Pero, kahit ang doktor ay magtataka. Dahil talagang may kakaiba. Sapagkat ang pigsa nitong may tatlong mata ay mabilis na kumakalat pa. Tinubuan ito sa kanyang kilikili, sa may leeg, bumukol sa kanyang likod, sa may puwet, at lalo na sa kanyang maselang parte. Ah! Oh my! Huwag naman pati sa aking pechay. Oh, why? Ang pechay ko. Riko, riko. Dahil dito, ilang araw, linggo at mga buwan, hindi na ito nakapapasok pa sa pabrikang patahian. Nagrereklamo na ang aming kumpanya sa hinihingi niyang ayuda. Naikapa niya, bakit siya pinagdadamutan? Siguro naman ay karapat dapat siya nilang matulungan dahil napakatagal na niyang dito ay namamasukan. Subalit, ang negosyo ay mananatiling negosyo. Tuluyan itong nasibak dahil sa matagal niyang pagliban sa kanyang trabaho. Nakadagdag ito sa kanyang dinaramdam dahil dito ay tuluyang bumagsak ang kanyang katawan at nanghina. At dahil sa karamdamang nararanasan, ay natuto itong bumisita sa may simbahan. Taimtim itong nagdarasal na siya ay pagalingin, makabangon at matulungan. Subalit, nalungkot ito na ika niya. Bakit? Bakit tila bingi ang Diyos sa kanya? Dahil wala itong natatanggap na kahit anong himala. Nakalaunan ay naisipan na din niyang lumapit sa isang albularyo. At dito, kanyang napag-alaman na ang kanyang dinaranas ay hindi lamang isang normal na karamdaman. Sapagkat, ika ng albularyo, siya ay kinulam. Eh, hanggat maga, humingi ka na ng tawad, iha. Tanggapin ang iyong pagkakamali. Na baka sakali eh, gumaling ka at manumbalik na sa may dati. Matanong ko lamang, may natatandaan ka bang may inggit sa iyo? Ha? Inggit pa ka mo? Munta kami eh. Gundo-gundo ko eh. Mga taong pinaluhaan, may naalala ka ba? Ha? Hindi ko lang sure ha kung umiyak siya nung binasted ko siya. Ang tagal na kasi nun eh. Kinder pa lang kami. Baka naman, meron kang nakaalitan o nakaaway. Ha? Wala. Wala naman akong matandaan. Kasi ho manong, alam niyo na, napaka-friendly ko kasi eh. Oo. Ganun ba? Hige. Kwento mo yan eh. Kaya tanong pa ng albularyo,
Kung wala itong nakaaway, ay isipin niyang mabuti kung sino ba ang huling taong hindi niya nakaunawaan. Na dito ay sa kanya naalala ang isang pagkakataon na kung papaanong ito ay buong pagmamalaki na nagdidiwang sa kung papaanong nasaktan ang kanyang kapwa sa simpleng hindi pagkakaunawaan. Ang mga kalmot na dito nagsimula ang paglilitawan ng mga bukol ng pigsa. Ang nasa bunutang buhok nasa kanya ay nakuha. At ika ng albularyo, sapat na ito para maisagawa ang isang itim na salamangka. Dito ay halos siya ay mapaliw na hindi maiwasang mapansin ang bawat pagpintig ng mga namamagang bukol. Tila may laman sa loob. Kumikislot. Gabi-gabi siyang napapabalikwas. Hirap na hirap itong makatulog at palaging pinabangungot. At isang araw, binisita namin siya kasama ang ilan naming katrabaho. Ilang kamustahan, mga pag-aalala sa kanyang karamdaman. Mababa ka sa itsura niya ang labis na paghihirap, ang amoy ng sugat na nabubulok, nakakasulasok, namimintog sa pagkakabulok na naglalaman ng namamagang nana. Dito ay napadako ang aming usapan tungkol sa kanyang huling nakaalitan. Dilubos niya ang pagkakataon para mahingan kami ng impormasyon o anumang tulong. Pero siya ay bigo. At ikapan ng kumpanya namin ay hindi din nila ito basta-basta lamang ibinibigay ang maselang detalye o impormasyon ng isang empleyado. Depende na lamang kung may legal na dokumento. Ngunit isang katrabaho ang siyang naging susi dahil bahagya niyang kilala ang taong kanyang hinahanap. Pero ayaw nitong makialam o madamay. Lalo pa na ika niya ay matagal nang bumalik sa may probinsya ang nakaalitang dalaga. Dito ay parang pinagsakluban ng langit at lupa ang babaeng si Almira. Na ika niya, siguro ay naghihintay na lamang ito ng katapusan niya. Kung kaya, ipinababatid na lamang nito na kung sakali siya ay pumanaw, hiling lamang nito, siya ay mapatawad. Ilang buwan itong nagdusa na parang naging parte na ng kanyang araw-araw na buhay ang paliligo ng mga halamang gamot, pag-inom ng sandamukal na medisina at ang sakit na dinaramdam niya para sa kanyang mga pigsa na nagnanana. Subalit, isang hapon, habang ito ay tahimik na nakatanaw sa may bukas na bintana, minamasdan ito ang papalubog na araw. May isang kulay itim na paru-parong pumasok sa kanyang kwarto at dilingid sa kanya ang nilalang na nakikita. Marahil ito ay isang senyales ng kung anumang paparating, maaaring biyaya, kasaganahan, o dili kaya ay kamatayan. Dito ay napatanaw siya sa tuluyan ng nilalamo ng dilim na malawak na kalangitan. Nangingilid ang kanyang luha na baka ito na nga ang kanyang katapusan. Kung kaya, bigla nitong dinampot ang walis, saka ang paru-paro ay pinalo ng mabilis. Go away! Ayaw abang mamatay! Ayaw abang mamatay! Go away!
sinubukan niyang bugawin ang itim na paru-paro. Pero bumabalik pa rin ito. At tila nakadama siya ng kilabot na parang may kakaiba. Tila may isip ang munting paru-paro na lumilipad ito paikot-ikot sa kanyang ulo. Hanggang sa ito ay sa kanya ay dumapo. Dito, napapikit na lamang siya. Wari buong pusong tinatanggap na ang lahat kung ito na ba ang kanyang katapusan at humihingi ito sa lahat ng kapatawaran. Napapikit na lamang si Almira habang tumutulo ang kanyang luha na nagulat na lamang siya nang marinig ang kanyang ina. Nagtatanong bakit ito umiiyak. At nang sulyapan niya ang paru-paro ay bigla itong naglaho. Na ikalaman ng kanyang ina ay wala naman siyang nakitang pumasok na kahit anumang insekto. Wala. Lumipas ang mga araw, pati na ang mga linggo. Sa patuloy na tulong ng mga iniinom na medisina, gamot na halaman, pati na ang taimtim na pagdarasal upang tumibay ang kanyang pananampalataya, gumaling na ang kanyang mga pigsa. Tuluyan ng naghilom ang mga masangsang at nakakasulasok na mga namamagang sugat na noon ay punong-puno ng nana at namamaga na magmula nga noon ang dati niyang ugaling palalo, matapang at palaaway ay tuluyan na niyang binago. Dahil ngayon, batid na niya. Hindi sa lahat ng oras ay dahas ang kasagutan sa hindi pagkakaunawaan sa ating kapwa.